sa pagpapatuloy ng malawakang opensiba at pag-atake ng hukbong militar ng Israel. Tuloy-tuloy ang ginagawa nilang airstrike sa Gaza Strip. Nagsagawa na rin sila ng total blockade upang putulin ang supply ng tubig, pagkain, kuryente at iba pang mga essential supplies sa lugar na ito. Parte ito ng kanilang paghihiganti sa madugong pag-atake na ginawa ng grupo ng Hamas sa kanilang bansa. Pero ang nakakakilabot, may malaking banta ang mga armadong grupong ito sa gobyerno ng Israel. Ang siste, buhay ng mga inosenteng sibilyan ang nakasalalay sa mga oras na ito. Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa pagsiklab ng labanan sa pagitan ng militanteng grupo ng Hamas mula sa Palestina at ng bansang Israel, umakyat na ang bilang ng casualty o mga nasasawi sa 1,600 na katao sa magkabilang panig. Sa ikatlong araw ng digmaan, saksi ang buong mundo sa mga naiwang katawan ng mga kaawa-awang naging biktima sa ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas Group sa Southern Israeli town. Natagpuan ng mga rescue workers ang hindi bababa sa 100 katawan sa kibbutz o isang maliit na pagtitipon sa Be'eri. Libo-libo ang mga residente naman na naninirahan sa Gaza Strip ang hindi na nagatubiling lisanin ang kanilang tahanan dahil sa patuloy nga na pagsasagupaan na magkabilang panig. Ayon sa Israeli military, malaki na ang nababawi at nakokontrol nila sa Gaza matapos ang opensibang isinagawa nila kontra sa mga tinatawag nilang rebelde. Sa ngayon, tinatayang aabot sa 130 na sundalo at mga sibilyan ang nabihag naman ng grupo ng Hamas sa pagsugod nito sa Israel. Nag-deploy na ng tangke at mga drones ang militar ng Israel para guwardyahan ang mga lugar sa Gaza border para mapigilan ang paglalapa ng kanilang sigalot laban sa Palestina. Kasunod ito ng panawagan ng bansa sa 300,000 reservists na agad na tumugon sa kanilang tungkulin para sa kanilang bayan. Sa pagdedeklara ng giyera ng gobyerno ng Israel, tuloy-tuloy ang isinasagawa nilang pag-atake sa Gaza Strip. Halos mapulbos na ang ilang bahagi nito dahil sa tuloy-tuloy na bakbakan ng magkabilang panig. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang nationally televised address na ang bagsik na kanilang gagawin sa grupong ito ay mararamdaman hanggang sa mga susunod pa nilang henerasyon. Bilang ganti naman ng mga militanteng grupo ng Hamas sa mga isinasagawang aerial attack ng Israel, sinabi ni Hamas spokesperson Abu Obeida na papaslangin nila ang mga Israeli civilians na kanilang nabihag kung patuloy na tatargetin ng Israel ang mga residential area sa Gaza City nang walang ibinibigay na warning. Sa isang audio statement, sinabi ni Abu Obeida na ang mga airstrike na isinasagawa ng Israel ay nakatarget sa mga civilian residents sa Gaza. Ang mga pag-ataking ito ng Israel nang walang warning ay magdudulot ng madugong paghihiganti ayon sa kanila. Wawakasan nila ang buhay ng mga bihag nila nang naka-broadcast sa audio at video. Tila hindi naman natinag ang Israel dito at sinabi ng Foreign Minister na si Eli Cohen na hindi nila mapapatawad ang mga taong ito sa oras na saktan nila ang kanilang mga bihag. Ayon pa sa statement ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ang mga pagkawasak na ito na tinutukoy ng Hamas ay pagsisimula pa lamang. Ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces, aabot sa 1,200 targets ang nagawa nilang pulbusin sa Gaza mula pa noong Sabado hanggang Lunes. Ang pinakamalaking airstrike na ito kontra sa Hamas ay ginagawa daw nila upang wasakin at pababain ang abilidad ng grupong ito na magasik daw ng takot sa mga mamamayan ng Israel. Sa mga nakalipas na taon, paulit-ulit ang mga nagiging conflict sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Kadalasan ay nag-uugat ang tensyon dahil sa banal na lupain ng Jerusalem. Sa taong ito, tila ba naubos na ang pasensya ng bawat isa
Kaya naman nagdulot na nga ito ng malawakang labanan at digmaan. Ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel ay nag-iwan ng napakaraming biktima at pagkasawi na naranasan din ng Israel noon pang 1973 sa gera nito kontra Egypt at Syria. Ito ang naging motivation ng gobyerno ng Israel para pulbusin at ubusin daw ang militanteng grupo ano paman ang mangyayari. Ayon naman sa grupo ng Hamas, handa sila sa pangmatagalang gera para tapusin ang Israeli occupation dahil hindi na nila kayang magbulag-bulagan sa ginagawang pagmamalabis ng bansang Israel. Desperado na ang mga Palestinians. Karamihan sa kanila ay nagsabing sawa na sila sa pagkontrol ng Israel sa West Bank at sa Gaza Strip. Isa pa sa nakikita nilang motivation ay ang tila kawalan daw ng interest ng buong mundo sa kanilang hinaing kontra sa Israel. Noong Lunes, nang magsagawa ng malawakang airstrike ang Israel sa Rimal, isang residential at commercial district sa Gaza, matapos lisanin ng mga tao ang lugar na ito, tuloy-tuloy ang pagpapasabong sa mga gusali at maging sa headquarters ng Palestinian Telecommunications Company na ikinasira naman ito. Samantala, noong Lunes din ay naiulat na hindi bababa sa 4 na Israeli na bihag ng Hamas Group ang namatay. Nag-viral pa nga ang video footage kung saan nagpapakita ito ng mga tao na naglalakad sa kahabaan ng lansangan ng Beeri. Kinumpirma din na mga ito ay bihag ng grupo. Makikita din na tila nakatali ang mga kamay ng mga sibilyan na ito sa kanilang likuran habang pinapalakad ng mga armadong grupo. Sa sumunod na video footage na kumalat ay makikita ang parehong mga bihag na nakahandusay nasa kalsada at wala ng buhay. Kinumpirma din ng Israeli Search and Rescue Groups na Zaka na napakarami ng mga katawan ng mga namatay ang kanilang inalis sa lansangan ng Beeri. Iniutos naman kalauna ng Defense Minister na si Yoav Gallant ang complete siege sa Gaza. Agad naman itong kinontra ng Norwegian Refugee Council na sinabing ang Israeli siege na ito ay magdudulot lamang ng mas malaking pinsala para sa mga residente na naninirahan sa Gaza. Ayon sa United Nations, aabot na sa 123,000 na tao ang napilitang umalis sa kani-kanila mga tahanan sa lugar na ito dahil apektado na nga sila sa sigalot. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.